Ayun. Ayun. Good morning, CG! Say good morning! Good morning! Good morning! Pupunta kami ngayon sa may Simala. Anong lugar yung Simala? Sibunga. Simala. It's still 6 a.m. Umalis kami ng 5:30. Hindi pa masyadong mainit, tsaka hindi pa masyadong traffic. Yung Simala is ano yun? Isang miraculous church. Minamanage siya ng mga monk. Tapos, kaya siya milagrosang, ano, Mama Mary. Kasi umiyak siya ng dugo daw before. May mga testimony, ganyan. Tapos may nakakita na umiyak siya ng dugo. Tapos marami na siyang miracle na binigay sa mga tao. Pupunta kami ngayon kasi magsisimba kami at saka magpasalamat. Yes! See you later! Nandito na kami ngayon sa, ano, Minglanilia. Minglanilia, Cebu. Nandito na kami. Lumagpas na kami ng Sisilex, tapos Cebu City. Galing kami ng Mactan. So, bye guys! See you later, alligator. Ay, sobrang ganda ng ano, sobrang ganda ng morning kasi malamig pa siya, hindi pa siya mainit. Medyo flowing naman yung traffic, kaya lang, di ba? Masapa yung buhok ko. Ang ganda ng view, tignan nyo, sobra. Bukid siya. Maganda. Kasi wala to sa shootout. Ayan yung view. Papuntang bundok doon. Pinakamalayo pa yung pupuntahan namin. Bundok talaga siya. Pero ito, city ba to? Or municipality? City? Municipality ba to, no? Malapit naman city. Ito, oh, municipality of Minglanilia. Yun, city. Stop natin dyan. So, nagpagas mo na kami. Kasi yung, ano, yung layo ng Simala, ilang kilometer, sobrang layo. Parang ano siya, kapag traffic, aabot ng 4 hours. Pero pag hindi, parang 2 hours. Sobrang layo siya. Sobrang ganda naman siya eh. Tsaka anata na, kaya punta kami doon. Pero lumago na kami ng Petron. Yan, nandito pa lang kami sa Minglanilia. So medyo malayo pa. Ilang lugar pa, 1 quarter, okay. 2,000 years later. Dumaan kami ng Shell kasi kanina. Init man ang kwan, di ba? Pwede ba ikwan? Makina? Dumaan kami kanina sa Petro. So, Shell na naman kami kasi hindi kami nagpa-full-tap sa, sa Petro. Shell kasi yung inaan nga namin. So, dito kami ngayon sa Shell. Shell, bakit naman? Magpagas muna kami, tapos magpahangin ng gulong, tapos yun, good to go. Update ko kayo mamaya. Nandito pa rin kami sa Shell kasi nagpahangin pa kami ng cars. Balitaan ko kayo mamaya pag malapit na kami! Say peace out! Peace out! Wow! Look, oh, it's so beautiful! Let's go! Yeah! I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. The next day. Ayan, update lang guys. So, nandito na kami paakyat sa bundok kasi malapit na kami dyan. Maganda yung Simala guys kasi meron siyang mga healing testimonies. Mga natupad na mga wish, mga granted wish. Lahat, marami, mga kung ano-anong profession. Yung nag-i-exam, kumuha ng board. Yung mag-i-exam ng mga kaya mamaya tignan nyo kasi ito malapit na kami, paakyat na ng bundok to kasi sa pinakatukpok siya ng bundok, bali tinayo siya na castle doon, parang palasyo ni Mama Mary. Tapos maganda yung mga devotee or yung ano talaga sa kanya nagsisimba kasi yung mga donations guys hindi basta-basta, sobrang mga galante yung mga donations. Ayan na, nakikita ko na. Parking, may parking sa loob. May mga nagbebenta ng mga rosary. Pila pala paloob. Pila. Pinipilahan paloob, sobrang haba. Grabe yung mga devotees. Yan yung para siyang castle sa loob. Ay, hindi siya parang castle, kundi castle talaga siya. Paloob siya, parking tayo sa loob. Yan, pila. Ay, hindi na makapasok? Pwede na. Pwede ka makapasok dyan. Saan? May parking dito kasi. Dyan ka na lang mag-park. Bye. Ayan, nandito na kami ngayon guys sa Simala Shrine kung saan yung palasyo ni Mama Mary na nasa Cebu. Sobrang ganda niya as in. Wow! Ow! Maka-appreciate na siya. So guys, yan na yung ating Simala Shrine. Matatagpuan yan sa Cebu, probinsya ng Cebu. Nasa Lengodon, Cebu, Our Lady of Lengodon. Yan. Palasyo siya talaga, na literal na palasyo na nandito lang sa atin sa Pilipinas. So mamaya, tignan natin sa loob. Pero meron kasing nagsabi na gwardiya na may mas dyan. So, a-attend muna kami ng mass. Mamaya malalaman nyo bakit siya dinadayo ng mga tao sa iba't ibang lugar, sa sulok ng Pilipinas kung saan galing sila. May mga foreigner din. Mamaya, tignan nyo yung nasa loob. Bakit siya ganon ka dinadayo talaga ng mga tao. CG! Xavier! Oh.
Ayo. Ayan, papasok na tayo guys. Umakyat lang kami, tapos dadaan kami sa parang ano nila, bridge nila, papunta dun sa mismong palace. You want? Ayun, tapos na yung misa guys. Nakaabot kami ng first mass. Ang ganda talaga ng feeling. Sobra. Nandyan sa pinakataas ng selling. Akyat na naman kami dyan. Nandyan yung Miraculous Mama Mary. In the name of the Father. Ayan, eto na yung mga healing testimonies na nakakalakad na sila, nag-grant na yung mga healing nila. Eto na yun guys, ito yung bubungan sa'yo sa entrance papasok sa Miraculous Mama Mary. Dito din kami pumunta before the guys, nung before nag-exam si Daddy Tan at yun, nakapasa din sa wakas, ganyan. Meron mga granted na mga prayers, board passers, lahat ng mga profession na nagde-devote sa Mama Mary. Kapag na tupad yung mga healing nila, yun, may petition box din. Kapag natupad yung mga healing nila, ino-offer nila yon yung mga ganyan nila, yung last na ginamit nila sa mga healing testimonies, yung after nila na makalakad na, yung pagka-take nila ng mga board exams. Yung iba ng mga nakapasa guys sa mga exam nila, ayan, nagpapagawa sila ng mga ganito para isabay nila sa pag-offer ng mga wishes nila sa kay Mama Mary. Kasi natupad na yung mga gusto nila. So, yun. Ipapagawa sila ng mga ganyan. Tapos, ito. Napapalibutan yung mga wall na yan. Ng mga testimonies ng mga tao. Ng mga totoong nangyari sa life nila. Kaya siya nagiging miraculous talaga. Syempre, kailangan mo din dagdaga ng sipag talaga at saka tiyaga. Yun, sobrang big word. Guys, yung Simala Shrine ay isang Roman Catholic pilgrimage site. Ang site na ito ay nag-host ng image ni Our Lady of Lingodon na pinapaniwalaan na mapaghimala ng mga deboto ng Birhen Maria. Kasunod ng pagpatak ng luha nito, sabi nila, nagluha daw ito ng dugo before. So, yun. Kinilala ito sa pagpapagaling ng mga tinamaan ng dengue sa lugar noong 1998. Mula noon ay napaluha na ang imahe ni Mama Mary ng 4 pagkakataon, guys. Ang pinakahuli ay noong September 8, 2016, di ba? September 8 is birthday ni Mama Mary. Napaluha ulit siya, sabi ng Wikipedia. Sabi sa history guys, ang imahe na original na itinalaga bilang ng Our Lady of Fatima ay naibigay sa Marian monks ni Terry Brooks mula sa Pampanga.
Ang pagtatayo ng Simala Shrine ay pinaniniwalaan din na katuparan ng hula ni Inconiong Villamore na ang burol ng Linggodon, ang kasulukuyang lugar ng Dambana, ay magiging banal kapag ang isang miraculous white lady ay maghari sa lugar. Yun yung sabi nung isang Inconiong Villamore. Yun yung hula niya before. At alam niyo ba na ang Simala Shrine na kilala bilang The Monastery of the Holy Eucharist ay matatagpuan dito lang sa Pilipinas, sa Cebu. Ito ay isa sa mga pinaka-binibisitang relihiyosong lugar sa Pilipinas. Ang monasteryo ay itinayo at pagmamayari ng Marian Monks of Eucharist Adoration na nagsisilbing tagapag-alaga ng lugar. Bandang 1997 ang sumikat ang simbahan at madalas punong-puno ng mga tao na gustong mag-alay ng panalangin sa pagbati sa mahal na Birhing Maria. Sa sandaling nasa loob ka ng monasteryo, sasalubungin ka ng isang napakagandang tanawin ng interior ng site. Ito ay isang malawak na istruktura na puno ng mga terrace at haligi na nakapalibot sa lugar. May mga sulat din na nakadisplay sa isang board na mula sa mga lokal na nagsasabi ang kanilang mga sakit ay pinagaling ng mahal na Birheng Maria. Ang altar ng simbahan ay may ilang mga imahe ng iba't ibang mga santo na kapalibot sa image ng mahal na Birheng Maria na inilagay sa pinakamataas sa gitnang bahagi ng mga kisame ay may mga painting na medyo kamukha ng sa Sistine Chapel sa Rome. Ang isang bahagi ng simbahan ay isang lugar kung saan maaaring sumulat ang mga tao sa mahal na Birheng Maria. Sa tabi nito ay prayer room kung saan nakapreserba ang replika ng Birheng Maria. Ang imahe raw ay nagpaluha at mula noon pinaniniwala ang milagro. At yun na nga guys, tapos na kami ng magbisita sa Mama Mary, maghiling, magpray, manalangin ng taimtim, magpasalamat sa lahat ng blessings na binigay niya. So, pwede kayong magsindi ng kandila, pwede kayong bumili ng mga colored candles worth 40 pesos each. Kung nagbabala kayong pumunta ng Simala Shrine, ang mainam na oras na pagbisita ng shrine ay nasa pagbubukas from 8 a.m. to 6 p.m. Medyo makakaabot ka ng first mass sa morning, tapos hindi masyadong traffic. Kung isa sa destinasyon nyo ang Cebu at gusto nyo bisitahin yung Simala Shrine, nasa Southern Park area siya ng Cebu. Paano makarating dito? Sumakay kayo ng van or bus kung wala kayong private car. Galing ng South Bus Terminal ng Cebu City, pagkatapos dito ay sumakay kayo ng tricycle papuntang Simala Shrine at ihahatid mismo kayo doon sa bungad ng gate ng Simala Shrine. Yun!
Maganda lalo yung Simalar. Sobra. Nakatiming kami. Meron siyang mass. Maaga pa. First mass siya. Wednesday na mass. Maganda kasi naka-attend kami. Tsaka na-feel mo yung presence ni ano, Mama Mary and ni Papa Jesus. So, yun lang. Bye. Peace out. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Catch me if I fall.